Mga ka-taxpayer kong minamahal, alam nyo ba na you can avoid deficiency assessment kung gagamit kayo ng BIR Form 2303? Ito po yung BIR Form 2303. Ang tawag ho sa kanya ay Certificate of Registration. Ayan. BIR Form 2303. Kakonekta ho yan sa Certificate of Registration. So, mapapansin nyo, valid lang ho kasi yung letter of authority kung may jurisdiction yung pong nag-o-audit. So, para mawala ho yung jurisdiction ng nag-o-audit, eh, gamitin nyo ho yung kaisipan ninyo at ang ituturo ko ho sa inyo, eh, gumamit ho kayo ng Section 13 ng Tax Code. Ayan, Section 13 Tax Code. So, sa Section 13 ng Tax Code, mangangailangan ka ng BIR Form at 2303 para ma-reduce mo yung liability. Ihihingin mo yan. So, marami nang nagawa niyan, si Maureen Brasa, andiyan din ho si Jocelyn De Vera, mga magagaling na bookkeepers at mga nagre-rehistro ho ng mga businesses. Shout out lang ako kay Lynn Ematong, no? Empeyo pala, sorry, Lynn Empeyo. Magaling na estate tax planner ho 'yan. So, meron pa ho tayong estate tax ngayon. Please i-avail niyo na ho yung estate tax para ho may transfer na natin yung lupa na minana nyo o in-inherit ninyo sa inyong mga magulang o sa inyong mga yumaong kamag-anak. So, with that mga ka-taxpayer ko mahal, pag-aralan nyo lagi yung taxation para hindi kayo naloloko. Thank you very much and peace and happiness be with you for life. See you later. Mga ka-taxpayer ko mahal, isa ho itong bidyong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ho ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Wag kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consult sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay. Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong unang pagpa-practice bilang
taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na e-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap ho natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.